Oh, good day, iho. Ikaw pala si David? You mind if you want to come with us and have a little chat? Wika ng ina ni Talia, na para bang may nakausap na mayaman at gustong makipagkaibigan dito. Si David ay pumayag na sumama. Kahit paalam niya ang oras na iyon, ay hindi makakabuti para kay Talia. Ganun paman, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Nang makarating sila sa kanilang mansyon, nanatili si David na kalmado habang si Talia ay naghihintay na matapos kung ano ang mangyayari. So magkakilala pala kayo ng anak ko, iho? Sabi ng ina ni Talia at tumango si David. Opo ma'am, isa pong mabait at magaling at napakaganda po ng inyong anak na si Talia. Napangiti ang ina ni Talia dahil dito at parang natuwa sa naging pagkilala ni David. Thank you, iho. Saan pa ba magmamana kung hindi sa akin lang rin naman? Anyways, ano pala ang trabaho ng mga magulang mo at nakapasok ka sa campus? Same with Talia? Tanong ng ina. Hindi alam ni Talia kung paano magsasalita si David. Wala na po akong pamilya, tita. Ako na lamang po ang mag-isa sa buhay at isa po akong pulubi noon. Ngunit sa tulong ng anak niyong si Talia, tinuruan niya ako. At kagaya ng mga batang nakilala nyo kanina, isa po ako sa kanila noong araw. Isa po akong estudyante ni Talia at naging scholar kahit nakapasok sa mamahaling paaralan. Napanganga lamang ang ina ni Talia na parang hindi makapaniwala sa narinig. At ganoon rin naman si Talia, nagulat at natakot sa posibleng mangyari pagkatapos ang pag-amin ng binata. Napasigaw na lamang ang ina ni Talia at marahas na tinulak papalayo si David. Lumabas ka sa bahay namin. Ngayon din. Sigaw ng ina ni Talia na wala nang pakialam kay Talia. May nasabi po ba akong mali, tita? Nagtataka ang tanong ni David. Wag na wag mo akong tatawaging tita, ha? Wala kaming kamag-anak na mahirap. Alis. Sigaw ng ina. Pero wala pong nagawang kasalanan si Talia. Sana'y wag niyo po siyang saktan. Pagsasalita ni David. Pero hindi siya pinansin. At tinulak si David papalayo. Wala nang magawa si Talia kung hindi ang panoorin na lamang ang kaibigang umalis na ngayon sa mansyon. Hindi inalintana ni Talia ang mga usap-usapan patungkol sa kanila ni David. Ang pangunahing iniisip niya na lamang ay ang kaligayahan na tagumpay ni David. Subalit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na kasangkot sa isang malupit na pag-aalit. Anong kahihinat na ng kanilang pagkakaibigan? Nang maaninag na ni Talia na wala na ang kaibigan niya, ay naiyak na lamang siya at sa takot na baka hindi na siya papansinin muli ng binata. Ito ba? Ito ba ang mga kalokohang pinaggagawa mo, Talia? Hindi ko na alam kung saan ako magagalit sa pagiging guru mo sa mga pulubing batang yon o sa pakikipagkaibigan mo sa pulubing binatang yon. Nakakahiya ka. Simula ngayon, masigpitan ko na ang mga security at ang mga taong nagbabantay sa'yo. Galit na sabi ng ina niya at akma na sanang magsasalita si Talia nang mabilis at malakas na siyang sinampal ng kanyang ina. Tama na! Siguraduhin kong hindi na mauulit ang mga pangyayaring ito. Sambit ng ina, kaya tumakyat si Talia sa kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Mula nang malaman ng ina ni Talia ang totoong kalagayan, ay naging mahirap ang buhay niya. Bawat kilos niya ay may kasamang bantay. At hindi siya nakakalabas ng mansyon maliban na lamang sa araw na may klase siya. Kahit pa may oras na makikita niya si David sa paaralan, hindi nila magawang mag-usap o magkasama man lamang dahil sa mga bodyguards na palaging nasa paligid niya. Sa uli, ito ay humantong sa pagkawala ng kalayaan ni Talia. Ang mga kaibigan niya ay nawala na rin at nagbalik siya sa pagiging mag-isang pinalad. Hindi niya alam kung papaano niya matutugunan ang kalungkutan at pangungulila na naging bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang silong tulugan, kahit pamabawasan ang kaligayahan at pag-asa, ay nagpapatuloy pa rin siyang mag-aral. Hindi ito lubos na pumansin sa mga pagsusuong ng ulan o pag-aaksayan ng oras sa pag-aaral, ngunit nagpatuloy si Talia. Sa isang gabi, habang nag-aaral si Talia sa kanyang kwarto, napansin niya na parang may nagtatapon ng bato sa kanyang bintana. Lumapit siya at nagulat nang makita si David na humingiti sa kanyang direksyon. Kahit ito ay malayo,
ay malinaw ang tuwa sa mukha ng binata at agad siyang kumaway. Itinuro ni David ang isang lugar sa labas at agad siyang sumunod dito. Napagtanto niya na ang pangyayaring iyon ay isang pagtakas mula sa kalupitan ng kanyang ina. Tinulungan siya ni David na makalabas ng mansyon nang hindi ito napapansin ng mga bodyguards. Sa loob ng ilang buwan, ito ay naging kanilang lihim na tagpuan, ang abandonadong amusement park. Ang pagkikita nila dito ay nagdulot ng kaligayahan at lihim na pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Isang gabi, sa ilalim na malamlam na ilaw ng mga ilaw ng amusement park, ay inihatid ni David si Talia sa ilalim ng Ferris wheel, sa mataas na lugar na ito. Kitang-kita ni Talia ang kagandahan ng buhay. "May iba pa akong sorpresa sa iyo, Talia," sabi ni David. Napalunok si Talia nang maglabas si David ng singsing. "Alam kong hindi ako katulad ng mga lalaking nakasanayan mo. Ngunit mahal na mahal kita, Talia. Handa akong ipaglaban ang pagmamahal ko para sa iyo." Napaluha na lamang si Talia at hindi nahanap ang tamang salita. Hindi nasusukat ang pag-ibig sa yaman o katayuan sa buhay. Ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata habang isinusuot ni David ang singsing sa kanyang daliri. Silang dalawa ay nagkayakapan, habang ang Ferris wheel ay nag-iilaw sa kanilang pag-ibig na naging mas matibay sa kabila ng lahat ng pagsubok. "Napakaswerte ko at ikaw ang naging bahagi ng buhay ko, David," bulong ni Talia at hindi pa rin matitinag ang ngiti sa kanyang mga labi. "Mahal na mahal kita, Talia," tugon naman ni David na nagdala ng kaligayahan sa puso ng dalaga. Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng pag-ibig na totoong walang pinipiling estado sa buhay o yaman. Sa kabila ng mga paghihirap at pag-aalit ng kanyang ina, alam ni Talia na kasama niya si David sa laban na ito. Ang pag-ibig nila ay naging lihim, ngunit ito ay naging mas malalim at mas matibay sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Sa kanilang pagmamahalan, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at handa silang ipaglaban ito hanggang sa huli. Sa mahabang panahon, ay nagpatuloy ang lihim na relasyon ni Talia at David. Tumagal sila sa loob ng mga taon at puno ng kaligayahan at pagmamahalan. Hindi sila nagpapaalam sa mga magulang ni Talia dahil ito ang naging kasunduan nila at handa silang ipaglaban ang kanilang pag-ibig kahit na ano pa ang mangyari. Habang nag-aaral sa kolehiyo, pareho silang naging matalino at natapos ang kanilang mga kurso ng may karangalan. Sa bawat tagumpay na kanilang naabot, palaging magkasama ang dalawa. Ito ay mga sandaling masarap at masayang naglalakbay, kasama ang mga kaibigan at buhay kolehiyo na puno ng masasayang alaala. Subalit sa kabila ng mga kaligayahan, hindi rin sila nakaligtas sa mga pagsubok at mga suliranin. Naging mas komplikado ang lahat ng magdesisyon silang ipaalam sa mga magulang ni Talia ang kanilang relasyon. Matagal na itong inihanda ni Talia, pati na rin itong si David, at handa silang harapin ang mga reaksyon ng kanilang pamilya. Ngunit isang araw, habang nag-aayos na si Talia para sa masilimuot na pag-uusap, napansin niyang nagdaos ang cellphone niya, ngunit walang mensahe mula kay David. Binuksan niya ang mga pinto ng mga katanungan, ngunit wala siyang natuklasang sagot. Hindi niya makontak ang binata at hindi rin ito nagpakita sa paaralan. Nalagay sa alanganin ang kanilang plano na magkasabay na magsasabi sa kanilang mga pamilya. Hindi alam ni Talia kung ano ang nangyari kay David at kung bakit ito biglang nawala. Inamin niya ang lahat sa kanyang pamilya patungkol sa kanilang dalawa ni David. Hindi ito naging madali lalo na at mag-isa lamang siya nagpapaliwanag sa mga ito. At galit na galit ito sa kanya. Subalit nagmukha lamang na walang kabuluhan ang lahat ng kanilang plano nang hindi naman dumating itong si David sa nasabing okasyon. Napuno ng kalungkutan si Talia at kahit pa sinubukan niyang itago ang sakit, hindi niya ito nagawa ng matagal. Naisip ni Talia na bisitahin ang apartment ni David at nang makarating siya roon, natagpuan niya ang lugar na tila abandonado at hindi pa nakakaraos. Ang nakakabahala ay ang isang liham na iniwan ni David para kay Talia. Hindi na muling nakayang itago ni Talia ang kanyang lungkot nang mabasa ang mga huling salita ni David. Ipinadama niya sa kanyang liham ang kanyang pasasalamat kay Talia. Isinulat sa liham ang paghihinang tawad ng binata
sapagkat mag-iiwalay muna sila. At ang dahilan kung bakit biglang naglaho si David ay nagtungo ito sa ibang bansa upang makapagtrabaho at mukhang hindi na sila magkikita pang muli. Naiyak na lamang doon si Talia at hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lamang ito pinaalam ni David sa kanya sa mas maagang panahon pa. Para bang agad-agad na lamang siyang tinakwil ng binata. Umuwi na umiiyak si Talia at hindi maintindihan ang nararamdamang sakit sa puso na tila ba pa na itinutusok-tusok. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Talia ay nag-iba na. Matagal siyang naghihintay na makatanggap ng mensahe o tawag mula kay David. Ngunit walang anumano kahit paramdaman lamang. Ang kanyang puso ay naging malungkot at puno ng pangungulila sa binata. Sa kabila ng pagkawala ni David, hindi nagbago ang pagmamahal ni Talia sa binata. Sa mga alaala at mga lihim na lugar, ay palaging nariyan ang mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Hanggang sa uli, ang pag-ibig ni Talia kay David ay nanatili sa kanyang puso at handa siyang maghintay hanggang sa bumalik na ito. Dahil sa iyo, natutunan kong mas maging tapat sa sarili ko at sa aking nararamdaman, bulong ni Talia. Samantalang inaalay ang kanyang mga dasal para kay David. Hindi man natin alam kung kailan tayo magkikitang muli, alam kong ang pagmamahal natin ay totoo sa isa't isa at ito ay magpapatuloy kahit saan man tayo dalhin ang buhay. Sa loob ng 2 taon, matapos ang pagkawala ni David, nagbago ang mundo ni Talia. Pinilit niyang kalimutan ang binata at magpatuloy sa kanyang buhay. Sa tulong ng mga magulang at mga kaibigan, ay unti-unti niyang natutunan na maging mas malakas at mas independyente. Naging mas maingat siya sa pagtutok sa kanyang sariling mga pangarap na alam niyang hindi maaaring mawala sa kanya. Nagpatuloy si Talia sa kanyang pagtatrabaho at namuhay ng mas kontento. Hindi na siya nagpakatanga pa sa mga bagay na wala nang sisay at naging maingat siya sa pagpili ng mga kaibigan. Ang buhay niya ay tahimik na. Ngunit merong kasiyahan. Sa gitna ng lahat ng ito, naging mas mapanuri siya pagdating sa pag-ibig. Hindi na siya basta-basta nagpapadala sa kanyang damdamin. At mas naging maingat siya sa kanyang mga desisyon. Hindi na rin siya nagpapadala sa mga pag-asa at pangarap na maaaring hindi magkatotoo. Tinulungan niya ang kanyang sarili na mag-move on mula sa pag-ibig niya kay David. Ang pag-ibig na iyon ay naging bahagi na lamang ng kanyang nakaraan at hindi niya na ito nais pang balikan. Sa kabila ng lahat ng ito, ay nagpatuloy ang komunikasyon niya sa mga magulang na laging may mga katanungan patungkol sa kanyang puso. Anak, hindi mo pa rin ba naiisip na magkaroon ng bagong pag-ibig? Hindi mo mahahanap ang tunay na kaligayahan kung patuloy ka sa pag-iisa? Marami naman tayong kakilalang mayayaman na anak ng mga negosyante. Gusto mo tulungan kita? Sabi ng ina ni Talia. Pwede ba ma? Ayoko na ng pag-ibig na yan dahil wala pa rin akong mapapala dyan. Kaya please lang, hindi ko kailangan ng tulong mo dahil kaya ko ng buhayin ang sarili ko. Malditang saad ni Talia. Simula nang makaranas si Talia ng sakit sa pag-ibig, ay nagbago rin ang katauhan niya. Naging maldita at hindi na masyadong makakausap ng maayos. Dahil minsan ay hindi ito pumapansin ng tao. Nanatili itong may hinahon at nagpatuloy sa kanyang buhay. Hindi niya iniwasan ng mga tao nais makipagkaibigan sa kanya. Ngunit hindi rin niya kaagad pinaniniwalaan ang sinasabi nila. Ibinigay niya ang kanyang tiwala sa mga taong tunay at totoong nagmamahal para sa kanya. Isang araw, habang siya ay nag-grocery sa isang supermarket, may biglang sumalubong sa kanya. Nang unang sambitin ang kanyang pangalan, hindi niya kaagad natukoy kung sino ito. Subalit nang makita niya ang mukha ni David na parang walang pagbabago, ay napagtanto niya na ito ang lalaki na naging malaking bahagi ng kanyang nakaraan. Ito ang lalaking unang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at unang lalaking nagparamdam ng sakit ng pagmamahal para sa kanya. Napako siya sa kinatatayuan niya at tila ba nawalan siya ng boses. Ganoon din si David, na tila ba hindi alam ang kanyang sasabihin. Talia? Sabi nito, tila ba naghahanap ng tamang pagsasalita. Nagising si Talia mula sa pagkatulala at huminga ng malalim. Hindi kita kilala, sir.
paumanhin. Nagulat at nasaktan si David sa naging reaksyon ni Talia. Ngunit alam niya na ito ay kanyang pinili. Hinayaan na lamang niya itong lumakad at magpatuloy sa kanyang buhay. Mabilis namang lumayo si Talia mula sa binatang si David. At hindi napigilang hindi maiyak. Lalo na at nang makita niya ulit si David, ay bumalik muli ang mga masayang alaala niya dito at masasakit para sa kanya na ngayon ay tuluyan na itong nawawala. Hindi na siya nagpapatinag kahit na natamnan siya ng mga salitang ito. Kalaunan, nagtungo siya sa cashier upang bayaran ang kanyang mga binli. Subalit ang kanyang puso ay puno ng sakit. Naging maligaya si Talia sa kanyang tahimik na buhay. Ngunit may mga sandaling nag-aalala siya na baka hindi na siya magmahal muli. Hindi alam ni Talia kung sino ang susunod na dadating sa kanyang buhay. Ngunit hindi na ito naging prioridad para sa kanya. Ang pagmamahal kay David ay nag-iwan ng isang marka sa kanyang puso. At maging sa kabila ng paglipas ng mga taon, hindi niya ito makakalimutan. Hindi lamang doon nagtapos ang pagkikita ng dalawa dahil muling nagkasalubong si Natalia at David sa isang coffee shop. At ang unang salita na lumabas sa bibig ni Talia ay puno ng galit at lungkot. Nang tawagin siya ni David, tila ba hindi magawang iwasan ang mga masasakit na alaala ng kanilang nakaraan. Sinusundan mo ba ako ha? Galit na tanong ni Talia, na tila ba nagdala pa rin ng sama ng loob mula sa nakaraang pagkikita. Nagulat si David sa reaksyon ni Talia at sa halip na magalit ay natawa na lamang ito at saka umiling. Kanina pa kaya ako nandito? Nakita nga kitang pumasok eh. Baka ikaw ang sumusunod sa akin, Talia. Pabirong sabi ni David. Ngunit tila walang kabuluhan ang kanyang biro. Dahil sa sobrang galit nito, habang makikita ang kunot nitong noo sa pagtingin ni Talia. Ang maldita mo naman, Miss Talia. Nagbago ka na talaga. Pero masaya akong makita kang muli, na okay ka at masaya. Wika ni David, na hindi nagpapatinag sa galit ni Talia. Nagtaas naman ang kilay si Talia sa sinabi ni David, at nagmukha itong mas lalong galit. Masaya? Sa tingin mo okay pa ako? Matapos mo kong iwan at saktan, at baliwalain? Sa tingin mo magiging masaya pa ako ha, David? Pero siguro nga, unti-unti ko nang inaadyas ang nangyari, at magiging masaya na talaga ako. Pero bakit ka narito? Bakit ka nagpakitang muli sa akin? Para saktan na naman ba ako? Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mong pag-iwan sa akin noon? Mabigat na tanong ni Talia na muling napuno ng emosyon. Napaisip si David sa mga salitang binitawan ni Talia. Naramdaman niya ang pait at galit ng dalaga. Natotoo namang nararapat lamang. Sa mga panahong iyon, ramdam niya ang sakit na dulot ng kanyang desisyon sa kanyang nakaraan. At walang magagawa upang mabawasan iyon. I'm sorry, Talia. Subalit hindi natapos ang pagsasalita ni David nang pigilan siya ni Talia. Huwag ka nang magsalita pa, sabi ni Talia. At ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala na akong pakialam pa. Masyado nang huli ang lahat. Wala na akong pakialam sa'yo, David. Sana iwasan mo na lamang ako at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin muli. Nang matapos ni Talia ang kanyang mga salita, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at iniwan si David sa coffee shop na may mabigat na damdamin sa kanyang puso. Hindi niya gustong muling masaktan sa lalaking minahal niya, ngunit iniwan siya noon. Kahit pinili niyang iwasan na lamang ito, hindi na siya nanumbalik sa dating pagkatao niya at hindi rin niya nais na muling madamay sa sakit na nadama niya noong iwan siya ni David. Tila ba ang pagkikita nila sa coffee shop ay nagbibigay daan lamang sa paglantad ng kanilang mga sugatang damdamin na sa huli ay hindi pa rin kayang gamutin ni Talia. Matapos ang nangyari ay hindi napigilan ni Talia ang sarili na tignan ang mga detalye patungkol dito sa kanyang Facebook profile. Nabasa niya na isa na itong mayaman at sikat na businessman at ang masasalamin sa mga larawan ay ang mga magagalang pag-aari, mga paglalakbay sa buong mundo at ang malalaking proyektong pangnegosyo na siya ang nagmamay-ari. Habang binabasa ni Talia ang mga detalye, naalala niya ang mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan noong mga panong nag-aaral pa lamang sila. Ang pinaka nakakabigla para kay Talia ay ang natuklasan niyang si David na ngayon ang nagmamay-ari ng abandonadong amusement park na kanilang tinambayan noong mga estudyante pa lamang sila.
isang malalim na pangarap ang nagsilbing kanlungan sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng maligayang ilaw ng mga rides at side na napapalibutan ng mga tao, naging malaya sila na maging totoo sa isa't isa. Ngunit ngayon, habang nagmamasid sa mga larawan ng amusement park na iyon, hindi maiwasang maramdaman ni Talia ang lungkot at pagkawala ng masayang alaala. Maya-maya ay pumasok ang kanyang ina sa kwarto at agad niyang tinago ang kanyang cellphone upang hindi ito makita. "Anak, mahibabalita ako sa iyo," simula ng kanyang ina. "Nahaalala mo pa ba yung David? Yung kaibigan mo noon? Isa na pala siyang sikat at mayamang businessman. Di ba gustong-gusto mo siya noon? Baka may pagtingin ka pa sa kanya ngayon, ha? At para sa akin, pwede na kayong magkabalikan. Lalo na't malaking tulong siya sa kumpanya natin. Lalo na't mayaman na pala siya eh." Nginitian ng ina si Talia, na tila ba umaasa na may pag-ibig pa itong natitira sa kanyang puso. Ngunit sa halip na maging positibo ang reaksyon ni Talia, kumunot ang noon nito at pabirong humarap. "Akala ko ba ay ayaw mo sa kanya? Pinalayas mo nga siya noon, hindi ba, sa bahay natin?" tanong niya sa ina. Tumigil sandali ang ina at nahihiyang umiti. "Noon yun, anak, nung pulubi pa siya. Pero ngayon, eh mayaman na siya. Yet dapat lang na maging kasama na siya sa pamilya natin. Baka naman, anak, may pag-ibig pang natitira dyan sa puso mo. Baka naman." Ngunit hindi natapos ang pahayag ng ina, dahil sakto naman na sumagot si Talia. "Sa tingin mo, mami, umiibig lamang ako sa tao dahil sa pera? Sorry, pero hindi ako katulad nyo, na para bang sa pera lamang umiikot ang mundo nyo. Baka nga dahil naging kayo ni daddy dahil sa pera lang eh." Ngunit hindi niya pa natatapos ang kanyang sasabihin nang bigla siyang sampali ng kanyang ina. "Ang bastos mo na, sumasagot ka na talaga sa akin," galit na sigaw ng kanyang ina. Tinulak ni Talia ang kanyang ina papalayo at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. "Bakit naman hindi ko sasagutin ang mga maling pinagsasasabi mo, mami? Hindi sa lahat ng panahon ay tama ang mga pinagsasasabi mo. May karapatan akong magsalita at itama ang mga mali mo. Hindi ako magmamahal ng tao dahil lamang sa pera." Habang umiiyak si Talia, iniwan niya ang kanyang inang tila na mumutla at parang nakukonsensya sa mga sinabi nito. Matapos ang mga masalimuot na pag-aaway nila ni Talia, nadama ng ina ang kanyang pagkukulang at pagkakamali. Hindi nagtagal ay umarap ito kay Talia. Humingi ito ng tawad at umiyak ng katotohanan sa harap ng kanyang anak. "Anak, patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa iyo noon," simula ng kanyang ina. "Ang totoo niyan, kaya nawala bigla si David, ay dahil binalaan ko siya noon. Tinakot ko siya at sinabing sasaktan kita kapag nagpatuloy pa siya sa paglapit sa iyo. Binigyan ko siya ng pera para lumayo dahil natakot siyang saktan kita. Kasalanan ko ang lahat kung bakit ngayon mas lalo kang nasaktan. Gusto ko lang sana na umibig ka ng lalaking hindi kayo maghihirap sa uli. Pero hindi ko inaasahan na magiging miserable pala ang buhay mo dahil sa nagawa ko sa iyo, anak. Patawarin mo sana ako." Hindi napigilang hindi umiyak ni Talia sa mga sinabi ng kanyang ina. At sa wakas ay naging bukas ito sa totoong nararamdaman. Nahulog ang kanyang mga mata sa lupa at hindi niya nakayang magsalita dahil sa sobrang damdamin. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng pagkakataon ng mag-ina na magkaunawaan at magkapatawaran. Sa pag-amin niya, naunawaan ni Talia na hindi perpekto ang mga magulang at madalas ay nagkakamali rin sila. Sa kalaunan, tinangka ni Talia na kausapin muli si David. Isinalayan niya ang kanyang masayang alaala sa lugar na dati kanilang tambayan habang naghihintay ang pagdating ng binata. Nang mag-message si David at sabihing pumunta siya sa Ferris wheel, hindi nagatubiling sundan nito ni Talia. Nang sila'y magkasama na, sinamaan siya ni David papasok sa Ferris wheel. Magkasama silang sumakay at nagsimulang umandar ang makina. Habang umuusad pataas, nag-isip ng mabuti si Talia kung paano sasabihin ang nararamdaman niya. "Sorry sa mga nasabi ko," simula ni Talia. "Alam ko na ngayon ang totoo kung bakit bigla kang naglaho. Naiintindihan ko na rin sa wakas ang lahat. And I'm sorry, kasi hindi ko pinakinggan ang side mo." Nagangat ng kilay si David at ngumiti ng bahagya. "Shh, dahan na. Okay na ang lahat. Naiintindihan kita. Lalo na't bigla na lamang akong nawala. Ang importante ngayon ay magsama na tayong muli.
at sana'y pumayag kang simulan muli natin ang lahat. Gusto kong ituloy ang naudlot nating pagmamahala noon. Hindi ko mapigilan. Mahal na mahal pa rin talaga kita, Talia. Tila ba nasulyapan ni Talia ang sinseridad sa mga mata ni David? Hindi na niya napigilan ang maluha sa kaligayahan at pag-asa. Thank you. Maraming maraming salamat sa iyo, David. At oo, pahayag akong magpatuloy muli tayo. Habang umiikot pa ang Ferris wheel, biglang naging seryoso si David at bumitaw ng isang mahigpit na pangako. Hayaan mo ba akong mahalin ka, Talia? Papayag ka bang maging akin hanggang sa uli? Tumango si Talia at sinuot ni David ang singsing sa daliri ng dalaga. Nagkayakapan silang dalawa na puno ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig na muling namumukadkad. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aalitan, paghiwalay at pagbabalikan, masasabing masaya na ang relasyon ni Talia at David. Hindi may pagkakailang pagmamahalan at suporta na ibinigay nila sa isa't isa habang patuloy na pinapatatag ang kanilang ugnayan. Napagtanto ni Talia ang isang mahalagang aral patungkol sa pag-ibig. Sa isang maligayang kasiyahan, dinalaw ni Talia ang pamilya niya upang ibalita ang magandang balita. Nang malamang buo na ang kanilang relasyon, nagulat ang mga magulang niya, ngunit hindi naging hadlang ang kanilang pag-alinlangan. Sa halip, sumang-ayon sila at nagpahayag ng suporta sa kasiyahan ni Talia. Anak, hindi mo alam kung gaano kami kasaya para sa iyo, sabi ng ina ni Talia. Napagtanto namin na ang pagmamahalan niyo ni David ay tunay at masusi. Ngayong masaya ka, hindi namin iyon pagsasaluhin. Naging masaya si Talia sa pagtanggap ng pamilya sa relasyon nila ni David. Ipinakita ito ni David sa pamamagitan ng pagtuturing ng malasakit at respeto sa pamilya ni Talia. Habang nagtutulungan sila David at Talia na itaguyod ang kanilang pag-ibig, naalala ni Talia ang mga pagkakataon noong hindi pa sila handa para sa isa't isa. Iniisip niya kung paano naging mabuti ang takbo ng kanilang buhay at pati na rin ang kanilang relasyon pagkatapos ng mga pagsubok na iyon. Alam mo, simula niya kay David, nauunawaan ko na ngayon kung paano gumagana ang tamang oras at panahon sa pag-ibig, bawat pag-aalaga, pagsusuong, at pagmamahal na ibibigay natin sa isa't isa ay nagbibigay daan sa ating paglago. Nagkibit-balikat na lamang si David at ngumiti. Ganun ba? Hindi ko rin alam kung paano tayo nakapagtagpo muli, pero alam ko na tayo ay tinadhana para sa isa't isa. Mas naging masaya ang buhay ni Talia matapos ang mga pag-iibigang nauwi sa kasal. Sila'y naniraan sa isang magandang tahanan at itinaguyod nila ang kanilang pamilya. Ang pagmamahalan ni Talia at David ay naging halimbawa ng matapat at malasakit sa isa't isa. Patunay na ang pag-ibig ay kayang baguhin ng takbo ng mga pangyayari sa buhay. Sa uli, napagtanto ni Talia na ang pagmamahalan ay maaaring magpatuloy kahit anong pagsubok ang dumating sa kanila. Hindi yun nasusukat sa panandali ang kaligayahan. Kung hindi sa handaang magtulungan, magmahalan at harapin ang buhay ng magkasama. Sa mga pagkakataon na paminsan-minsan ay may kahirapan, nagpapamalas ang pag-ibig ng kanyang lakas at taglay na kakayahan na harapin ang mga pagsubok. Ipinapaalala nito na ang tamang tao ay para sa iyo at sa tamang oras at panahon ay makakasama mo rin ito. Habang nagtatagal ang panahon, mas napapagtanto ni Talia at pati na rin itong si David na ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Nagsilbing patunay ang kanilang pagmamahalan na hindi ito laging magaan, ngunit ang buhay ay puno ng pagkakataon upang magpatibay, magmahalan at lumaban para sa isa't isa. Matapos ang ilang taon ng masasayang pagsasama, nagkaroon sila ng dalawang maganda at mabait na anak. Ang kanilang mga anak ay naging saksi sa matagumpay na pagmamahala ng kanilang mga magulang. Naging maligaya ang pamilya ni Talia at David at dama nilang ang bawat araw ay isang biyayang hindi dapat sayangin. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan, napagtanto nila na ang mga ito ay nagbibigay buhay sa kanilang pagmamahalan. Pinagtibay nito ang kanilang relasyon at naging inspirasyon sa kanilang mga anak na magmahalan at magtulungan. Nang magtungo na sa pagtanda, hindi na kasing bilog ng mga yagit ang katawan ni Talia at David.
Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na tumitibay, naglalakbay sa paglipas ng mga panahon. Napagdanto nila na ang pag-ibig ay hindi lamang nadarama sa kabataan, kung hindi pati na rin sa pagtanda. Sa kanilang pagtanda, mas naging bukas sila sa pagtanggap ng bawat araw na may hamon at pagkakataon. Bawat pagtatalo, pag-aaway, at pagsubok ay nagsisilbing pampalakas sa kanilang relasyon. Nauunawa nila na ang pag-ibig ay hindi palaging matamis. Ito ay kailangang sipagin, alagaan, at isantabi ang mga ego. Sa uli, ang buhay ay napuno ng kasiyahan at tagumpay dahil sa pag-ibig ni Natalia at David. Ang pagmamahalang ito ay hindi lamang nagdulot ng pag-asa at inspirasyon sa kanilang sarili, kung hindi pa din na rin sa kanilang mga anak at sa mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Sa dulo ay napatunayan nila na ang pag-ibig ay isa sa mga pinakamalakas na puwersa sa mundo at walang pagkakataon na hindi ito nararapat pagtuunan ng pansin at pag-aalagaan.